ang simpleng recipe ng longjan at saka donut, pwedeng-pwede po ninyo itong pagkagitaan. So, mag-start na po tayo. Ang kailangan po natin sa recipe ito ng longjan, 3 cups of flour, 1/2 cup sugar, pwedeng brown, pwede naman kung white. Meron po akong 1 teaspoon of salt and 1 1/2 teaspoon of yeast. Ang una ko pong gagawin, ilalagay po natin yung ating mga dry ingredients dito sa ating flour. At haluin lang po natin. Okay? Pagkatapos po niyan, ilagay na po natin yung ating 1 cup of water. At i-mix po natin. Pag nabasa na po lahat yung mga ingredients, ilagay po natin sa ating working table at ilagay po natin yung 2 tablespoon of butter. At masahin lang po natin. Yan, i-press nyo sa loob. Okay. Ganito po yung pagmamasa. Alternate po yung left and right na inyong kamay. So, press, pull, press, pull. Ganyan po. At masahin po natin to for about 1 minute bago natin i-rest. Okay. After mixing for 1 minute, ganyan po yung kanyang texture. Magaspang ka po siya. I-rest po natin to for about 1 hour or 45 minutes to 1 hour. Kunin po natin yung ating bowl kanina at ibalik po natin siya. Takpan po natin para hindi po mag-dry yung ating masa. Okay, para po sa palaman ng ating longjan, nag-prepare po tayo ng cheese at saka konting arena, mga 2 tablespoon, pwede na po yun. Ang gagawin po natin sa ating arena, lalagyan natin ng konting arena yung ating cheese at yung ating knife. Nang sa gayon po, pag nag-i-slice po kayo ng cheese, hindi po siya dumidikit. Okay? I-slice po natin siya ng maninipis. Lagyan ng konting arena yung ating knife. At yan po. Yan na po. Pwede na po yung gamitin. Lagyan lang po natin ng konting arena. Yan po. Para hindi po tayo mahirapan mamaya sa paghihiwalay. Ganyan. So itatabi ko na po muna yan. At babalikan po natin yung ating masa. After 1 hour, kunin na po natin yung ating masa at ilagay po natin sa ating working table. Kumuha po tayo ng konting arena at yon po ang gagamitin natin pang dusting. Ako. Tapos masahin po natin ang ating dough hanggat maging soft po o smooth yung kanyang texture. Okay, after 5 minutes ko pong binamasa, ganyan po yung kanyang texture. Makunat na po siya. Pero gusto ko pa po yung mas softer pa na texture. So, i-knead pa natin to ng 5 minutes more. Magpahinga lang po kayo pag napagod kayo. Ano po? Okay, pagkatapos ko pong masahin, 10 minutes ko na po siyang binamasa. Yan na po yung kanyang texture. Ano po? Ganyan po dapat ang kanyang texture. Pag meron po kayong mixer, mas madali pong gawin to. I recommend na gumamit kayo ng mixer kung maramihan po yung inyong paggawa. Ito po, kakainin naman pong pangbahay. Kaya hindi na po natin kailangan ng mixer. So, ang gagawin po natin, hahatiin po natin. Yung kalahati po, gagawin nating longjan. Yung kalahati, gagawin po nating sugar donut. Okay, so ganyan lang po. Ano? Gawin lang po natin siyang baston. Parang baston size. At ikat po natin yung ating dough.
This is about 30 grams. At ilagay po natin. Ilagay po natin siya sa isang tabi. Ito naman po, ganun din po yung gagawin natin. Ika-cut din po natin. Ayan po. At magfo-form po tayo ng bola. Ayan po. Okay. So, hayaan lang po muna natin dyan for about 15 minutes. We will go back to our long john. So, ganyan po. Kunin po natin yung isang kinat natin na dough. Spread po natin. Saka natin ilagay yung isang cheese. Depende po sa inyong panlasa kung gaano karaming cheese ang gusto nyong ilagay. Ano ho. At i-rollyo po natin siyang ganyan. I-grease po natin yung ating pan. Okay. I-grease natin yung ating pan at ilagay po natin yung ating mga hinulmang masa para sa ating donut. At ilagay na rin po natin dito yung ating mga gagawing long john. Ayan po, i-press. Ito na po yung ating long john. Ang gagawin po natin, kumuha po tayo ng pan. Inagyan ko po siya ng mantika. Brush po natin. At kunin po natin yung isang masa. Ganito po yung pagbubutas. Ano ho? Butasan nyo lang po gamit ang inyong daliri. So, yan po. Stretch. Diyan na po. Yan po. So, paalsayin po na natin ng 15 minutes. After 15 minutes, pwede na po natin iprito. Mag-init po tayo ng mantika, 350 degrees Fahrenheit. At pag-prepare po tayo ng asukal, white sugar po para sa ating long john. At mag-prepare po tayo ng brown sugar para naman po sa ating sugar donut. Ang flavor po ng ating sugar donut, ilalagyan po natin siya ng konting cinnamon powder, yung atin pong brown sugar. So, mix lang po natin yung ating brown sugar at saka cinnamon powder. At itabi po natin. Malalaman po natin na pwede na po yung mantika. Gumamit po kayo ng stick ng barbecue o toothpick at ilagay nyo po. Okay, kung makikita nyo po na bumubula po siya, pwede na po yung ating mantika. Pwede na po natin ilagay yung ating long john. Unahin po natin yung ating long john. Nag-double in size na po siya. Okay? So, ganyan po. So, yung tama lang po ang ilagay nyo po sa isang batch. Ano? Huwag nyo po siyang i-overcrowd. Ihanda po ninyo yung inyong strainer at yung inyong tong. Okay, pag nag-brown na po yung isang side, balik na rin po ninyo. Ayan po. Okay. Pag nag-brown na po yung both sides, tanggalin na po natin. At ilagay po natin sa isang wax paper o kaya brown paper. At gawin po natin yan sa lahat ng ating mga dough. Balik rin po ninyo yung inyong mga donut.
And the same way po sa ating mga longchan. Tips ko po sa pagluluto ng donut, kailangan po bantayan nyo po yung apoy kasi habang tumatagal po yung apoy, umiinit ng umiinit. So, kailangan po binabantayan nyo po yung kanyang apoy. Ang gagawin po natin habang mainit pa po yung ating mga donut, ilagay na po natin dito sa ating mga, dito sa asukan. Para didikit po yung asukan. Masarap po ito na pang kape. Pang umaga. Kumuha po ng asukal at ibubud lang po natin. Yan po. Kunin naman po natin yung ating donut at ilagay na po natin yung ating donut dito sa sugar na meron po siyang cinnamon. Brown sugar po ideal po pag gagamitin nyo po yung flavor na ito. Okay, yan. So, pwedeng-pwede na po natin meriendahin. At gamit lang po yung inyong kutsara, imudbud lang po ninyo yung asukal. Okay, pwede na po natin itong ihain at pwede rin naman po natin itong ibenta. Ibebenta ko po ito sa aking kapitbahay. Okay, so, may kita po ako rito. Kung ang puhunan ko po rito ay 100 pesos, may ibebenta ko po yan ng 250. Overpricing. Kung nagustuhan nyo po yung recipe natin ng longchan at simple donut, mag-subscribe lang po, mag-like. Maraming pa po akong ibabahagi sa inyo ng mga recipe na pwede po ninyong pagkakitaan. So, mag-like lang po, mag-subscribe. Ito po si Lloyd nagsasabing, bye-bye and God bless.